Magandang mga araw po, minamahal ng mga magaling at kapatid. Sa channel na ito kung saan po sinasagot ng Diyos ang makatanungan sa puso't isip natin sa magitan ng salita po niya, ang Biblia. So ngayon po, pag-usapan po natin ay tungkol po sa pagiging makasanlibutan. So anong ibig sabihin po ng Roma 12:2 na nagsasabing huwag tayong umayon sa sanlibutan. Ang salita po para sa sanlibutan ay aeon, na nangahulugan po sa literal na the age sa English po, o panahon. Ibig sabihin po moda o estilo ng pamumuhay sa ngayon. Ang sabi po ng kasalatan tungkol sa mga tao, bago po sila maligtas, sila po ay lumalakad ayon sa takbo ng sanlibutan. Puntahan po natin ang nakasulat po sa ito po, sa Efeso 2:2. So ito po ang sinasabi dito, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong nag-aari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So, kung kayo po ay Kristiyano, nung hindi ba po kayo Kristiyano, umalakad kayo ayon sa takbo ng salibutan. No? Ako rin dati, ganun. So, ibig sabihin po, ang hinahabol po natin at gusto natin makamtan sa buhay na hindi pa tayo nakilala sa Panginoon, mga bagay na may enjoy natin sa buhay, mga bagay na nakikita, natitikman, nahahawakan, naramdaman, at nagagamit natin ngayon. Nabubuhay po tayo para sa kung ano ang makukuha natin sa buhay. Ang salita pong umayo nangangahulugan na isa sa ayos po ang estilo ng pamumuhay natin gaya ng mundo. Sa Ingles po ang sabi dito, ipa-fashion ang lifestyle po natin gaya ng sanlibutan. So puntahan po natin ng 1:22-24. Nakabukas po tayo doon sa talata na yun. Sabi po rito, tinuro ko na sa kanila ang salita mo, nagpupuot sa kanila ang mga taong makamundo, dahil hindi na sila makamundo, tulad ko na hindi makamundo. So, dito po, tinawag ng Panginoon ng mga tagasunod niya na hindi na tayo sa mundo o makamundo. Nasa mundo tayo pero hindi na tayo taga rito. Buksan po natin ang 1 Juan 2:15. Ito po nakasaan. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Yun. Okay. So, hindi daw umiibig sa Ama ang umiibig sa mga bagay sa sanlibutan. So, ano po itong mga bagay sa sanlibutan? Tuloy po natin sa talatang 16, sapagkat ang lahat ng kamunduhan. Ama sa maghilig niya naman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Sa 17, ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Okay. So, pita ng laman. So, ano po ibig sabihin nun? Hangarin natin na maibigay ang masarap sa laman po natin.
o self-gratification. Kita ng mga mata, hangarin po para sa mga kaakit-akit o nakakaakit sa mga mata, kapaningin, at kapalaluan sa buhay o pagmamalaki po natin sa kung ano ang meron po natin at kung anong ginagawa po natin. Sabi po ni Apostle Juan, ang lahat ng ito ay nasa sanlibutan. So, hindi po dapat sundin ang isang mananampataya ang takbo ng buhay natin dito sa mundo. Because, tuon po natin ang ating mga damdamin sa mga bagay po na nasa itaas kung saan nakaupo po si Kristo sa kanan ng Diyos. Sa Colossians 3 po, 1-2, puntahan po natin ang salita ng Diyos yung sa sitas namin. Okay, so sabi dito, binuhay nga kayo muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan nararoon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Yun po, no? Maliwanag na maliwanag, ano? So, ituon po natin ating puso at damdamin, ating kaisipan sa mga bagay na nasa itaas, ano po? O nasa langit. So, maging interesado po tayo sa mga kaluluwa ng mga tao at sa gawain po ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ang gawin po natin gabay sa hindi po natin pag-ayon sa sistema ng sanlibutan. Yun. Okay, so basahin ko ulit kanina yung binasa ko. Huwag ninyong ibigin ang mundo o mga makamundong bagay. Ang ibig sa mga ito, hindi yung ibig sa Ama. So kung nabubuhay po tayo para sa nasa ng laman po natin, ano, para sa nasa ng mga mata natin at para sa kapalaluan ng buhay, ano, ang inintindi po natin yung i-gratify yung gusto natin, yung masarap sa laman natin, yung kaakit-akit sa paningin natin, yung kayabangan po natin na ako ganito ako, ito yung mga ginagawa ko. Umalakad po tayo ayon sa kumpas po ng sanlibutan. Sinasabihan po tayo na gamitin natin, pero huwag natin pang abusuhin ang mundo na to. Tundahan po natin ang unang Korinto. Ito. 31. Ito po nakalagay. Ang mga gumagamit ng mga bagay dito sa mundo ay hindi dapat mawili sa mga bagay nito. Kaya mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Napakaganda, ano po? So, dito sa mundo na ito, marami tayong mga ginagawa, marami tayong mga bahay na, mga bagay na kinawiwilihan, ano po? Mga, halimbawa, yung mga gadget po natin, no? Yung ating mga material na mga ari-arian o pag-aari. So, huwag po natin masyadong, ito na isip po natin doon. Masyado tayong mahumaling po. Okay. So, nabubuhay po tayo dito. Kailangan po natin gumamit ng mga bagay sa mundo. Pero, umaayon po tayo sa sanlibutan kung nabubuhay tayo para sa kung ano ang pwede ibigay ng mundo sa atin. Ano? So, binawalingan po tayo ng Panginoon laban sa pag-iimbot. O paghahangan po natin sa material na bagay at magkamang ng maraming pera. No? Puntahan po natin ang Lucas 12:5. Thank you.
Okay, sabi dito, pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman o greed. No? Dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. So, hindi po pala paramihan ng mga property, ng mga kotse, ng mga babahay, no, lupa, no, nasukatan ng buhay ng isang tao. Okay, so, salamat po sa Diyos, pinala po niya sa Jesucristo para iligtas tayo sa kasalukuyang masamang mundo. Sa Galacia 1:4, isang pinagin. Ito. Inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin ayon sa kalooban ng ating Diyos sa tama. Ginawa niya ito para mailigtas tayo sa kasamaan itong kasalukuyang mundo. So, nakikita natin ang mundo na to, parang napakaganda, no? Panlabas. Pero kung talagang nagamitan po natin ang X-ray vision, no? O meron man ganun. Makikita po natin ang kabulukan, ano po? Ng kasalanan. Ng kasakiman, ano po? Ng korupsyon, ano po? Yun, mga masamang hangari ng mga tao. So, para patuloy po tayo na mailigtas ang Panginoon sa masamang sistema ng sanlibutan, hayaan po natin na mabago ang ating pag-iisip ng salita ng Diyos. Puntahan po natin yung ating pinaka-verse na po na tanong po sa atin. Sabi po dito sa Roma 12, talanta 2, ito ba nakalagay? Huwag ninyong tularan ng mga ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa magitan ng pagbabago ng inyong isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalukod-lukod sa kanyang paningin. So, paano po tayo magiging hindi conform, ano po, sa pattern ng sanlibutan? Paguhin po natin, iisip natin. Kaya natin na paguhin ng Diyos ang ating pag-iisip sa magitan ng salita ng Diyos. Okay. So, mula po nang pinanganak tayo sa mundo, wala tayo pong nakikita, naririnig, nararanasan, kundi po ang buhay sa kapaligiran po natin. Yung tatay natin, naninigarilyo at naglalasing. Yung nanay natin, malakas magmura. May nakukutongan ang pulis. May nabibiktima ng mga holdupper na riding in tandem. May nanirape at napapatay. May menor edad na hinahalay po ng amain o kinakasama ng ina. Bakit kaya nagsisimba tayo pero wala tayong naririnig na puna at paliwanag ng mga kaparean o ng mga ministro tungkol sa masamang takbo ng sanlibutan? Dahil po, hindi po itong kanilang pinapangaral. Ano po? Ang pinapangaral nila, tradisyon ng simbahan, doktrina ng tao, hindi po ang purong salita ng Diyos. Kaya, attend tayo ng attend. Salat pa rin tayo po sa karunungan. Mangmang pa rin tayo. So, mababasa po natin sa Biblia na nag-umpisang lahat po sa halamanan ng Eden, sa Garden of Eden. Po. Kung bakit po ganito ang takbo ng mundo, bakit napakasama. Dahil po sa Garden of Eden, ang sinunod po ni Adan at Eva, hindi po ang tinig ng Panginoon, kundi po ang boses ng Diablo. Tama po? Sinabi ni Lord, sa lahat ng bunga pwede kayong kumain, maliban lang sa bunga ng puno na bibigyan ng kaalaman sa
masama-sama at mabuti. Pero dumating ang Diablo, gumawa ng panlilinlang sa tao at sinabi, hindi naman kayo mamamatay pag kinain niyo yan, kundi magkakaroon kayo ng karunungan, maging kagaya ko ng Diyos. So, ang tao na kumbinse, no, sa kasilungalingan ng Diablo, so hindi naman sila naging talagang marunong ano, kundi sila po ay nagkaroon ng kabaligtaran, kamangmangan tungkol sa Diyos. Tama? Kasi po napalayas po sila sa paraiso. So, simula po nung napalayas po sila, doon na po simulang namayani ang kasalanan sa sanlibutan. Kaya kung makapansin niyo po, nanganak po si Eva, ang anak niya si Cain at si Abel. Ang pinakamasamang kasalanan nung panahon na yun, ang naganap, ano po, pagkatapos ng pagsaway nila sa Diyos, nagrabing kasalanan din, ano po. So, naging mamamatay tao si Cain. So, dun po na po nagsimula, nung pagkatapos na kumain nila Adan at Eva, nang bunga na nagbabawal, sabihin, sumuhay sila sa Diyos. Pinapasok nilang kasalanan, kaya doon naging masama. Doon nag-umpisang sumama ang takbo ng mundo na doon. Kaya sinabi ni Lord, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. So yung nakikita nating mga nasa ng laman, nasa ng mga mata natin, yung kapalulungan ng buhay, hindi galing sa Diyos, kundi sa sanlibutan. Kaya tayo mamuhay ng hiwalayan po sa ginagawa ko ng mga tao sa mundo. Kaya kayo po, kung Kristiyano kayo at nakikiayon pa kayo po sa takbo ng sanlibutan, na parang parte pa rin kayo ng sanlibutan na to, masisi na po kayo kung gusto niyo pong makapasok doon po sa kaharian ng Diyos, doon po sa paraiso po. Yung paraiso po, bawal po sa atin ngayon na pumasok doon kasi wala po dito sa mundo natin. Inalis na po dito. Ano po? Pero pagdating po ng Panginoon, nakakabalik po tayo doon. Tsaka kapag namatay po tayo, no, ngayon, halimbawa, wawi ng buwayan tayo ng buhay, kung kusyano tayo, doon tayo didiretso, ano po? Sa presensya ng Panginoon, yung po sa paraiso. Pero, malaki po yung kaharian ng Diyos, so bahagi lang po yung paraiso ng kaharian niya. So, gusto po natin makapasok muli kung maging talagang mamamayan tayo ng langit, ano po? Masisim tayo sa makasalanan natin. Tsaka kung Kristiyano po kayo, bisabi ng Kristiyano, taong nagsuko ng buhay sa Panginoon, iwaksin na po natin lahat ng kasalanan natin, ang pagiging makamundo. No? Masisim na po natin yan. Kung gusto natin maging bahagi, no? Ng kaharian ng Diyos. So, yung mundo natin na to, pansamantala lilipas. Sabi nga nang nabasa ko kanina, pero anong sabi doon? Basahin ko yung talata na yun. Unang Juan 2:17, ang mundo at lahat ng bagay na hinahanggan ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay pakailanman. So, mundo na to, pansamantala, tama. So, kung attached tayo masyado, in love tayo sa mundo na to, mapapasama tayo sa mundo na to na mawawasak lang. Pero kung tayo mabubuhay para sa mga bagay na makalangit, ano, mga espiritual, ang mata natin at ayong puso nakatuon doon, mabubuhay tayo magpakailanman. So, kung yun pong gusto po natin, inanayaan ko po kayo na masisi sa kasalanan at magpasakop sa ating Panginoon Jesucristo. Bigyan natin ating puso sa Panginoon.
Sumunod po kayo sa pananalig nito, Lord God. Parang mong salamat, Panginoon, salita niyo sa Romans 12:2, Panginoon, na hindi dapat ako umayon sa takbo ng salimutan na ito, kundi baguhin ko po ang aking isip, Panginoon, sa magitan pa ng salita ko ninyo. At kayo po ang gagawa, Panginoon, na pagbabago sa buhay ko, Panginoon. Lord God, inamin ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko po kayang ligtas sa aking sarili, Panginoon, sa magitan ng mabubuti kong gawa, sa magitan ng pagsali ko sa reliyon. Kailangan po kayo, Panginoon Jesucristo, sa buhay ko. Kaya, Panginoon, patawad po sa lahat ng kasalanan ko. Pinagsisisihan ko po na lahat, Panginoon, ng aking makasalanan. Panginoon Jesus, pumasok po kayo sa aking puso. Kayo na pong kumontrol sa aking buhay. Kayo na maghari, Panginoon, at ako po yung maglilingkod sa inyo. At umuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang huling niya. At Panginoon Jesus, puspasin niyo po ako ng Banal na Espiritu upang maintindihan ko po yung salita at may sapumuhay ko po ito sa aking araw-araw na pinuhay. Thank you, Lord God, sa kapatawaran po na aking makasalanan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na aking kaluluwa, sa buhay na wala hanggan na tinatanggap ko rin po ngayon. Lord, dalayan niyo po, Panginoon, na sa pagbasap ko po ng Biblia, paguhin niyo po ang aking pag-iisip, Panginoon. Paguhin niyo po ang aking pag-ugali, Panginoon, hanggang sa maging katulad po ako ninyo, Panginoon Jesucristo, matuwid at banal, at masumurin sa Ama. Thank you, Lord, yan sa lahat po ng pinano ng maganda sa buhay ko, sa lahat po ng ginawa ninyo para sa akin, Panginoon, pangako'y pong maligtas sa kasalanan. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus, amin. So kayo na dalangin yan, magsaya kayo. Dahil napatawad na po ng Diyos sa mga kasalanan po ninyo. So para lamag po kayo, magbasa kayo ng Bible, simulan niyo po sa Gospel of John para makilala niyo ang Panginoong Jesus. So mag-arap po kayo ng church, ang gusto ng salita ng Diyos sa pinapangaral. Hindi lang po binabasa, kundi tinuturo, pinapaliwanan. Wala Genesis na Revelation, walang dagdag walang bawas. At ang mga tao po ay malayang magbukas ng Biblia para sa sarili nila. At sumunod, mag-arap kayo ng church, ang gusto lang tinataas isa lang ang pangalan po ng Jesus Cristo. Hindi pangalan ng mga sinong-sinong santo, hindi pangalan ng Mama Mary, hindi pangalan ng pastor, hindi pangalan ng simbahan. Kundi si Jesus Cristo lamang dahil siya ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. At sa muna mga natin ng Church, ang usan pong Espiritu Santo nangunguna sa pagsamba, ano po? Ang tumutulong sa buhay ng mga tao para magbago at maging malagumpay sa kasalanan. So kung kayo pinagpagpala na ating programa ngayon, pamalitan niyo po pagsabi niyo po sa mga kapitbahay, kakilala niyo, na may sagot ang Diyos sa mga tanong po nila. So kung meron kayong mga comment, feedback, suggestion, ipadala niyo lang po sa akin, email, o kaya mag-comment kayo din sa baba, kaya mag-text kayo, kaya mag-tweet kayo kung gusto niyo po. Okay? At kung kayo naman po ay nanalangin kanina ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon, pagsabi niyo rin, pamalitan niyo sa lahat, na Kristiyano na kayo, napatawad ng mga kasalanan niyo, at papunta na kayo sa langit. At kung kayo Kristiyano kanina, nananalangin na para baguhin tayo ng Panginoon, idire-diretso na po natin naman po ang paglakad natin sa Panginoon. Sabi nga nung kanta po na kinakanta namin noon sa church, the world behind me, the cross before me. So, ang ating pong harapin ay ang ating patutunguhan, hindi yung ating pinanggalingan na isang mundong makasalanan. Tama po? So, kung gusto niyo pong tumulong sa ministry nito sa magitan po ng panalangin, welcome po yung panalangin na tulong, at welcome din po yung tulong pinansyal kung hindi po kayo ng Panginoon. So, hanggang sa susunod po ng pagkikita po natin, ito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo na ating mahal na Panginoon.